May track record na, institusyon na, kilala na sa pag-alalay sa ating mga kababayan. Dito man sa Pilipinas at sa ibang bayan, at ang nasimulan dapat ituloy. Kasama ang tandem na magiging kaagapay ng bawat isa sa pagtatawid ng suporta sa kapwa Pilipino. Ang Wonder Woman sa pagtulong, May Binauhan, at ang Action Man, Florante Rosales, DZR. H. Operation Tulong. Pakinggan at panoorin on air and online Lunes hanggang Biyernes alas 3 ng hapon. Dahil ang bawat tulungan may matututunan. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. RH Balita, hatid ng DZRH Reporters, na nakalap na sa buong Pilipinas at buong mundo. RH Balita, kasama ang nag-iisang Wonder Woman sa radyo, May Binauhan. Pakinggan at panoorin alas 4 ng umaga sa DZRH Radio, DZRH News Television, at DZRH Digital Platform sa Facebook at YouTube Live Channel. Kasama ang www.dzrhnews.com. RH Balita, hatid ng DZRH. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Inyong Mr. Public Service, Cesar Chavez. Ito ang Damdaming Bayan. Alamin ang mga istoryang umabot sa newsfeed mo. Mga istoryang kasalukuyang nangyayari. Mga istoryang gagawa ng ingay. Alamin, maging updated sa mga isyung gumagawa ng ingay on air and online. Live sa DZRH News Television at DZRH Radio at DZRH Digital. Facebook, YouTube at DZRH News Website. DZRH Network. Oras sa buong Pilipinas, 12:06 ng tanghali. RH Rapido, 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 hataw, balita, balita. Magandang tanghali, Luzon, Visayas, Mindanao. Narito na ang mga mainit, umati kong mga balita sa Rapido Hataw Balita ngayong Saturday, June 8, 2019. Ako po si Florante Rosales sa pangalan ni Reggie Espiritu. Kasama natin si Elaine Api. Sa ulo ng ating mga balita, Phoenix Petroleum nagtapyas ng 2 pesos and 60 centavos per liter sa gasoline, 2 pesos and 70 per liter sa diesel. Dalawang suspect naman sa isiniksik na bangkay sa plastic box sa Laguna, arestado na. Anim na Chinese national si kinulong sa kasong kidnapping at bribery. Deadline sa filing ng SOSE sa June 13, muling ipinaalala ng COMELEC. Napadpad na sangkatermang isda sa El Nido, Palawan, di raw ba domen ayon sa LGU. Sa atin namang viral news, butas-butas na pisara sa isang paaralan sa 13 Martyrs sa Cavite, pinagpiestahan sa social media. Viral news pa rin, Ben Tulfo, kapatid ni Erwin Tulfo, binanatan si DSWD Secretary Bautista sa mga kondisyones nito. Sa atin namang foreign news, tatlong crew patay sa lumubog na barko sa France. Balitang sports sa GSW o Golden State Warriors, muling pinadapa ng Toronto sa Game 4 sa score na 105-92. Sa atin namang showbiz news, May Mendoza at Arjo Ataide mag-on na nga ba?
Yan ang ulo ng ating mga balita at ngayon sa detalye. Good news sa mga motorista dahil muling magpapatupad ng malakihang price rollback ang Phoenix Petroleum Philippines. Sa abiso ng Phoenix, magbabawas sila ng 2 pesos and 60 centavos kada litro ng gasolina, habang 2 pesos and 70 centavos naman sa kada litro ng diesel. Epektibo na sabing big time bawas presyo alas 6 mamayang gabi. Ito na ang ikatlong sunod na linggong bawas presyo ng Phoenix Petroleum. Inaasahan naman na mag-aanunsyo na rin ng rollback ang iba pang malalaking kumpanya na nangis ngayong araw. Samantala, nagkaroon ng breakthrough sa karumal-dumal na pagpatay sa isang graduating student na isiniksik sa plastic box at itinapon sa barangay Canlalay, Binyan, Laguna. Sa exclusive interview ng DZRH, sinabi ni Lieutenant Colonel Danilo Mendoza, hepe ng Binyan City PNP, na arestado na nila ang dalawang suspect sa pagpatay kay Carl Lawrence DeMeri, 24 years old, na miyembro ng LGBT. Ayon kay Colonel Mendoza, sa darating na Lunes, ihaharap nila sa media ang dalawang suspect na hindi muna tinukuyang pangalan. Para kay Mendoza, solved na ang nasabing krimen matapos maaresto ang dalawang suspect sa magkahiwalay na follow-up operations ng Binyan Police. Pakinggan natin ang bahagi ng panayam kay Lieutenant Colonel Danilo Mendoza. CCTV po ay nung Linggo, nung gabi, Junto, alas 8 pumasok doon sa establishment. Yes. Ay nakipag-inuman kasama yung grupo ng LGBT dito sa Binyan. Kasi LGBT po itong mga kasamahan niya. Mm. Then ng mga bandang mag-uumaga na, nagpaalam na yung mga grupo, umuwi na. Nagpaiwan itong sikima. Ayan, may nakilala siyang tatlong grupo po doon. Aha. Yung tatlong grupo naman, ito yung naging kausap niya. At lumabas, umuwi. Mga 7:19 na ng umaga. Okay. Ako din doon sa CCTV po. So nag-conduct tayo ng investigasyon at sinupervise ko. Ako mismo pumunta roon sa CCTV nung kinopya po ito. Kinuha natin ang statement yung nagbigay ng CCTV, kopya po, para yatap doon sa kaso. Mm-hmm. At makagandahan po, nagkaroon ng malaking break. Ang tinig ni Lieutenant Colonel Danilo Mendoza. Samantala, timbog naman ang tatlong Chinese nationals na tinangkang manuhol sa ilang ahente ng NBI upang palayain naman ang tatlo nilang kababayan na dawit sa kasong kidnapping. Sa ikinasang entrapment operation sa opisina ng NBI, di na nakapalag ang tatlong Chinese national na nag-abot pa sa mga ahente ng 570,000 pesos para lamang pakawalan ang tatlo nilang kababayang loan sharks o nagpapautang sa mga players sa casino. Kinilala ang anim na suspect na sina Ki Jin Tian, Jun Rong Jia at si Sui Jian Li na inakusahan ng kidnapping case, at Peter Lim Santos, Wang Liping at Ao Pang Liang na dawit naman sa bribery sa mga ahente ng NBI. Gusto sana ng mga ito na pakawalan na sina Jia, Li at Tian na dinakip nitong May 31 sa kasong pagdukot sa tatlong casino players na kababayan din nila sa Parañaque City na hindi umano nagbayad ng utang na nagkakahalaga ng 1.5 million pesos. Sa ibang balita, muling ipinaalala ng Commission on Elections o COMELEC sa mga kandidato ang deadline sa filing ng Statement of Contribution and Expenditures o SOCE sa nakalipas na 2019 midterm elections. Ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez, sa Webes o June 13, ang huling araw ng pagsusumit ng SOCE ng lahat ng kandidato na nanalo man o natalo. Nagbanta si Jimenez na mahaharap sa administrative case at electoral protest ang sinumang kandidato na nabigong mag-file ng SOCE. Sa ilalim ng batas, hanggang hindi nagsusumitin ng SOCE ang mananalong kandidato ay hindi siya pwedeng makaupo. Hindi rin tatanggapin ang late filing ng SOCE ayon pa sa COMELEC. Samantala, arestado ang magamang umano illegal luggers operation ng San Agustin, Isabela PNP. Nakilala mga suspect na sina Elvis Pascual at anak nitong si Elvis Pascual Jr. Natimbog ang mga ito nang naharang ang isang lumang bus na kanilang pinagsakyan ng mga tablon ng Jimmy Lina na isang uri ng punong kahoy na kanilang pinutol sa kabundukan ng barangay ni Matan, San Agustin, Isabela. Nakumpiska sa kanila ang may kabuang 1,800 board feet na gemelina na ibibiyahin na sana sa mga furniture shop sa San Mateo, Ramon at Kabatuan, Isabela. Inihanda na ng mga otoridad ang kaso laban sa magamang Pascual. Di
kinakip ang isang barangay chairman sa Rosales, Pangasinan dahil sa pag-iingat ng dalawang baril na expired na ang mga lisensya. Ito'y kinilalang si Chairman Crisanto Coloma, 65 years old, barangay chairman ng San Pedro West, Rosales, Pangasinan. Nakumpiska sa kanyang bahay ang isang kalibre 45 at isang kalibre 38 na baril. Ayon kay Police Major John Corpus, Chief of Police ng Rosales PNP, sinilbihan ng search warrant si Chairman Coloma dahil sa report na ito ay nag-iingat ng mga baril na walang kaukulang lisensya. Sinabi pa ni Corpus na hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na naaresto si Chairman Coloma sa kasong illegal possession of firearms. Babalikan natin ang mga mainit pa mga balita. Standby kay Ednial Parosa at si Rocky at sa iba pa natin mga reporter. Oras, alas 12:14. Nangunguna sa public service. Sa ugasin, ano nga ba ang magaling? Maraming nahuhugasan ito, hindi papatalo ang smart ko. Sa kalinisan ng hugasin, makikita ang galing. Ang Smart may over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Sa presyong abot kaya. Kaya lipat na sa number 1, Smart Dishwashing Face. Tanggaling galing. Also available, Smart Dishwashing Liquid. ACS. Tingnan nyo, oh, puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Sa Pride Bar, pwedeng hindi na mag-bleach, tina o anyel. Dahil ang Pride Bar ay may power whitener na nanunood sa bawat dibla. Kaya ang gamit ay kisla puti at panayat pa sa kamay. Mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. ACS. May track record na, institusyon na, kilala na sa pag-alalay sa ating mga kababayan. Dito man sa Pilipinas at sa ibang bayan at ang nasimulan, dapat ituloy. Kasama ang tandem na magiging kaagapay ng bawat isa sa pagtatawid ng suporta sa kapwa Pilipino. Ang Wonder Woman sa pagtulong, May Binauhan at ang Action Man, Florante Rosales, DZRH. Operation Tulong. Pakinggan at panoorin on air and online Lunes hanggang Biyernes alas 3 ng hapon. Dahil ang bawat tulungan may matututunan. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagib, lahat nakalap na RH Balita. Hatid ng DZRH Reporters na nakalap na sa buong Pilipinas at buong mundo, RH Balita. Kasama ang nag-iisang Wonder Woman sa radyo, May Binauhan. Pakinggan at panoorin alas 4 ng umaga sa DZRH Radio, DZRH News Television at DZRH Digital Platform sa Facebook at YouTube Live Channel. Kasama ang www.dzrhnews.com. RH Balita, hatid ng DZRH. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Inyong Mr. Public Service, Cesar Chavez. Ito ang Damdaming Bayan.
Alamin ang mga istoryang umabot sa newsfeed mo. Mga istoryang kasalukuyang nangyayari. Mga istoryang gagawa ng ingay. Alamin, maging updated sa mga isyung gumagawa ng ingay on air and online. Live sa DZRH News Television at DZRH Radio at DZRH Digital. Facebook, YouTube at DZRH News Website. DZRH Network News. Kabalitaan si Reggie Espiritu. Araw-araw, alas 12:00 Lunes hanggang Biyernes. Kasama ang lahat ng naglilingkod sa pagbabalita. Maging una sa kung ano ang bago sa DZRH Network News. Mainit pinag-uusapan, trending, viral, at lahat kailangan malaman. Mga balitang di mo dapat palampasin. Mga balitang mabilisan mong malalaman. Walang paligoy-ligoy, diretso, direct to the point. Pangunahing balita, kasama ang tandem na may tiwala ang bawat Pilipino. Rapido, hataw, balita! Balik tayo sa ating mga balitaan sa Rapido Hataw Balita ngayong Saturday edition. Pangambang bad omen ng sangkaterbang isnang napadpad sa pampang ng dagat sa El Nido, Palawan, pinawi ng LGU. Ibalita mo yan, Edniel Parosa. Walang masamang pangitain ang pagpadpad ng sangkaterbang isda sa dalampasigan ng Sitio La Moro, Barangay Pasadena sa El Nido, Palawan. Ito ang nilinaw ng mismong pamalang lokal ng El Nido matapos mag-viral ang video ng isang Salvador de la Cruz kung saan makikita ang libo-libong isdang tigi sa pampang. Pero kahit masaya mga residente sa hindi bababa sa dalawang sakong isdang nahakot nila, nagdala rin ang pangamba ang umano'y bad omen o signos na dala nito. Sa panayam na special on Saturday, pinawi ni Municipal Administrator Ray J. De La Calzada ang takot ng posibleng kalamidad buwat ng pagbaha ng mga isda. Wala naman kami nakitang kadahilan na posibleng magkakaroon ng ano, no, lindol, o pagsabog ng vulkan. Oo. Kasi kung tingnan natin ang weather natin, maganda naman ang weather condition ng Pilipinas ngayon, special sa Palawan. Kung wala naman bagyo. Naman earthquake prone. Hindi naman earthquake zone ang Palawan. So wala po tayo niyan. Okay. May vulkan ba dyan sa Palawan? Wala po tayong vulkan dito. Maganda pa. Kasi wala po tayong major trench dito sa Palawan. Una rito, sinabi na ng Provincial Agriculture Office na normal lang daw ang pagpadpad ng mga isda sa mababaw na parte ng dagat. Paliwanag naman ni De La Calzada na iwan lang sa pampang ang mga isda matapos bigla ang mag-low tide ang katubigan. Pero ano pa man, tiniyak ng opisyal na bahagi ito ng natural na prosesong tauna namang nasasaksihan ng mismong mga residente. Part of nature lang po itong nangyaring pagdami ng isda doon sa baybayin. Mm-hmm. Kasi yung sitwasyon sa lugar na yon, yung area na yon ay medyo malapad at mahaba ang hibasan doon. Mm-hmm. No? At yung time kasi yun, biglang mabilis yung pagkakaroon ng low tide. So nung nagkaroon siya ng low tide, yung mga isda na nandito sa baybayin ay hindi na nakalabas sa malalim na portion. Uh-huh. So umikot-ikot na lang siya doon sa area kung saan may hibasan. May tubig na natira. Ednio Parosa nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Samantala, dumako naman tayo sa labas ng ating himpilan. Isang truck daw tumagilid dyan sa may bahagi ng Caloocan matapos banggain ng isang close van. Ibalita mo yan, Willie Chongson. Willie? Sa isang truck na six-wheeler ang mabilis na tumahob at nambanggain ng isang close van dito sa lugar ng Pitt Street, kanto ng 7th Avenue, lungsod ng Caloocan. Kung kaya't ang isa yung dinala sa paggamutan ng Caloocan dahil sa tinamong mga sugat dito sa nangyaring aksidente. Pinapayuhan ng barangay na ang mga daan ng motorista dito sa lugar ng 7th Avenue, kanto ng Pitt Street. Kaya iba yung ingat dahil ito'y accident-prone area na madalas ay marami nang na-aksidente at nasawi dito. Yan ang DZRH News,
Willie Chongson nag-uulat para sa DCRA ng kauna-unahan sa Pilipinas. Maraming salamat, Willie Chongson. Samantana, sa iba pa nating balita, Elaine, alam mo bang pakikipagrelasyon sa mas nakatatanda? So, pa mga ilan kayong age gap? Hindi ko pa alam. Bakit nakaganon ka, mas partner? Mas bata ako. Mas nakabubuti raw sa emosyon. Ay, talaga? Oo, ayon yan sa pag-aaral. Alamin natin ang report mula kay Christelle Cuason. Ibalita mo yan. Less stressful nga ba ang pakikipagrelasyon sa mas nakatatanda sa'yo? Bagamat hindi nabago sa lipunan ang usapang age gap pagdating sa relasyon, may ilan pa rin mga kababaihan na mas pinipiling maging partner ang mga lalaking may higit sa 10 taon ang tanda sa kanila. Ayon sa pag-aaral na ginawa ni Nicola Hill at na-publish sa kanyang blog, mas naiintindihan umano ng mga nakatatandang lalaki ang importansya ng pakikipag-usap pagdating sa relasyon. Mas pasensyoso din umano ang mga ito sa pakikinig sa hinaing o kwento ng kanilang mga partner. Ganun din, nakakatulong ang mga ito sa patuloy na pagkilala mo sa iyong sarili. Dahil madalas, ang mga matatandang lalaki ay malawak na ang pangunawa at pag-intindi sa mundo na makikita sa kanilang pananalita at pakikitungo. Mas nagagawa din nilang i-appreciate ang ganda ng kanilang mga partners from time to time, na isa sa mga qualities na hinahanap ng mga kababaihan pagdating sa relasyon. Dagdag pa ng mga ito, mas may assurance silang nararamdaman sa mga matatandang lalaki kesa sa mga kaedad nila dahil na rin sa sinseridad ng mga ito. Ayon pa sa kanila, mas malaki ang respeto na ibinibigay ng mga nakatatandang lalaki sa kanilang mga partners pagdating sa usapan ng past at future. Crystal Cuason, nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Ayan naman, nako ito, tila buwan. Tila buwan? Eh, butas-butas kasi. Tila buwan daw na blackboard sa isang eskwelahan dyan sa 13 Martires, Cavite. Oh. Pinagpiestahan sa social media. Nako, bakit kaya? Ibalita mo nga yan, Rocky ng RHTV. Trending ngayon sa social media ang mga blackboard ng isang high school sa 13 Martires City, Cavite dahil butas-butas na ito. Ang nasabing mga blackboard ay sa eskwelahan ng 13 Martires City National High School, Sunshineville Extension na matatagpuan sa barangay Cabuco, 13 Martires City. Makikita sa picture na hindi lamang maliliit ang butas sa mga blackboard kundi malalaki, dahilan para magmuka itong kalsada na uka-uka. Hindi lamang ang mga blackboard ang problema na nasabing eskwelahan, kundi maging ang mga room nito na karamihan ay walang pinto dahil sira-sira na. Napagalaman din na sa isang room ay maabot sa mahigit 80 estudyante ang umuukupa, ngunit 60 lamang ang upuan na ang karamihan ay wala pang arm, kung kaya't ang iba umano ay nasa lapag na nagsusulat. Matyaga namang tumutulong ang sangguriang kabataan na pinamumunuan ni Mark Sierra at ng Sunshineville Youth Club sa pamumuno ng presidente nito na si Keno Villanueva para sa pagkumpuni ng mga sirang upuan at pinto ng nasa sabing eskwelahan. Sa ngayon umano ay maabot na sa 1,400 ang mga nag-enroll na estudyante, kung saan marami pa ang humahabol. Rocky para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Para sa ating balitang foreign, patay ang 3 katao matapos na tumawag ang isang rescue boat sa Atlantic Coast sa France. Ayon sa ulat, kabilang ang 3 nasawi sa 7 crew, nalula ng rescue boat dahil sa pananalasa ng bagyong Miguel. Matapos tumawag ay mabilis sumunong nakalangoy sa tabing dagat ang 4 pa na crew habang ang 3 ay nalunod dahil sa malalaking alon. Samantala, hindi pa kinilala ng otoridad ang mga nasawi. Sa mundo ng palakasan, pinakauling balita, di ka na matatakasan. Ito na ang RH Sports Balita. Ito na, partner, kinumpirma nga, nabulol tuloy ako. Tang twister. Ano ba yan? Kinumpirma nga ng actress na si Sylvia Sanchez. Ba't yan ang report mo? Eh kasi ano, si Maynow at si Arjo. Showbiz yan eh. And sports pa tayo. Sorry, advance ako mag-isip, partner. Ako muna. Oh, alis na ba ako? Mamaya ka na. Sa ating balitang sports.
Muling nasungkit ng Toronto Raptors ang Game 4 sa Championship Series sa Oracle Arena, Oakland, California ngayong Biyernes ng gabi oras sa Amerika. Nabigo sina Golden State Warriors three-pointer Steph Curry at Klay Thompson na maitabla ang laban sa gitna ng mahigpit na depensa ng Raptors sa panguna nina Kawhi Leonard at Mark Gasol. Ang score ng Toronto Raptors ay 105, Golden State Warriors ay 92. Isang panalo na lang, partner, ang kailangan ng Toronto para sila kasi ano yung partner champion. Best of seven. Yes. So, four na ang ano pag nag four ng score nila. Bye. May crush ako dyan ni. Sino? Si ano? Sino? Oh, wala. Lang. Oh, si Curry. Si Curry. Okay. Pinaka-latest chika! Pinaka-bagong pinag-uusapan sa mundo ng mga artista! Di kami papayag na mahuli ka! Kaya tutok na sa RH Showbiz News Report! O, ikaw na. Eto na, tawa-tawa na ako dito sa sarili ko. Nagmamadali ka. Huwag niyo akong pagtawanan, sinasabi ko sa inyo. Ganun talaga pag-advance. Ito na nga, partner. Totoo na to, ha? Kinumpirma ng aktres na si Sylvia Sanchez na dinala na ng kanyang anak na si Arjo Ataide ang aktres na si Maine Mendoza sa kanilang bahay at formal nang ipinakilala sa pamilya noong May 23. Paano naman bakit ganyan si, ka mag-react? Paano naman si Alden? Wala naman talaga yung ano. Huwag kang ang issue. Showbiz ka masyado. Eh kasi... on-screen ano lang naman yun. Pero hindi naman talaga naging sila ni Alden. Ganun ba? Alam naman ako, chismosa ako. Chismosa ka talaga. Sinabi nga ni... Bagay sa'yo yung, ano, bagay sa'yo maging showbiz reporter. Ano pat nandito ako, di ba? Oh. Sinabi din ni Sylvia na seryoso na daw ang dalawa. Kaugnay nito, naging mainit nga ang usap-usapan kung mag-on na nga ba sila. Mm. Samantala, paliwanag naman ng aktres, hindi na umano kailangan pa ng anumang paliwanag kung dinala sa bahay at... Ipinakilala, bakit ganyan yung music, no? Ay, di ba, wind beneath my wings. So, ba parang si Arjo ang wind. Na-distract ako, gusto ko matulog. At ipinakilala sa pamilya at ipagpaliban na, ay, ipaglaban pala, ipaglaban ng isa't isa. Magugunita nga na noong June 2, or June 2 lang, ay kumalat sa social media ang mga picture ni na Maine at Arjo na magkasama sa Singapore. Tulog muna ako, partner. Ayos ba ang music na yan? Lamig. Okay. Sa pamamagitan ng iyong showbiz report, partner, meron ka bang babatiin? Ito, batiin ko muna. Kahapon kasi, partner, may na-meet kami dyan sa Camp Krame. Kahapon, si Miss Girly Iman. Ayan. Oh. From General Santos City. Hello dun. Po. Hi sa mga taga-Jensan. Hello po. Magandang tanghali sa inyong lahat. At binabati ko yung mga taga sa amin na nanonood din online. Hi kay Miss Jaylina Sol Latigay. Hello po. At sa lahat ng mga taga- Anong comment nila daw sa'yo? Albay. Sabi niya, Kagayon talaga ni Kabayan. Asin matibay yun. Natuwa ako. Hindi ko na ita-translate sa Tagalog yon. Alam kasi ko yan. Kasi naiintindihan mo? Medyo, medyo. Oh, sige. Baka mamaya mali sabihin mo kayo. Pag na- At hi nga pala, hi sa boyfriend ko na nanood. Si Architect Nathan Manalo. Jonathan Manalo. Hello. Okay. At hi daw kay Kuya Het. Kay Kuya Het. Tsaka nanonood din sa atin online. No, no. Victor De Guzman is watching with you. Eh. Hi, Bok. Ay, bok. Yan ang mga kaibigan ng kabuuan natin. Ay, si JB pa, sumilip. Hi, Kuya JB! Si Greg, nandyan din si Christelle. At si Mabel, nandyan sa Rich TV. Sila Johan, Saludes, at sila... yung editors natin. Ayan, si Ninyon. At saka kanina si RV. Yes, Maraming salamat po sa inyong pagtugay, guys. Sa Rapido Hato Balita ngayong alas 12 ng tanghali. Sabado po ngayon. June 8, 2019. Ako po si Florante Rosales. Sa pangalan ni Reggie Espiritu, Elaine Apit.